Magandang umaga po sa inyong lahat. Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng virtual press conference ng Philippine Statistics Authority ngayong umaga. Ngayon naman ay tatalakayin ang preliminary results ng October 2021 Labor Force Survey. Ako po si Ange Aicardo, ang inyong host for this press conference. Muli, nais namin ipaalam na ang event na ito ay live streamed sa PSA Facebook page. Ang mga highlights ng results mamaya ay tweeted sa PSA Twitter gamit ang hashtag PHEmployment. Ating muling pakinggan ang ating resource person, si Yusek Dennis S. Mapa, our National Statistician and Civil Registrar General, na siyang mag-uulat sa preliminary results ng October 2021 Labor Force Survey. NS Mapa, kami handa na po sa inyong report. Magandang umaga muli sa ating lahat. Ang Philippine Statistics Authority ay mag-uulat ng Quarterly Labor and Employment Statistics base sa paunang resulta ng October 2021 Labor Force Survey. Ang pagkalap ng datos para sa October 2021 Labor Force Survey ay ginawa sa loob ng 20 araw mula October 8 hanggang October 30 nitong taon. Nitong October 2021, 43,181 ang total households na na-survey ng Philippine Statistics Authority. Samantala, 121,990 naman ang total households na na-survey noong Hulyo 2021 at 43,503 noong Oktubre ng nakaraang taon. Sa populasyon ng 15 taong gulang pataas, ang bilang ng mga nasa labor force o mga individual na employed o unemployed ay naitala sa 47.33 million nitong Oktubre 2021. Ito ay mas mataas kumpara sa naitalang bilang noong Oktubre ng nakaraang taon na nasa 43.65 million at noong Hulyo 2021 na nasa 44.74 million. Ang labor force participation rate nitong Oktubre 2021 ay nasa 62.6%. Ito ay mas mataas kaysa sa naitalang labor force participation rate noong Hulyo 2021 na nasa 59.8% at noong Oktubre 2020 na nasa 58.7%. Ang unemployed persons o bilang na nasa labor force na walang trabaho o negosyo nitong Oktubre 2021 ay nasa 3.50 million. Ito ay naitalang mas mataas sa 3.07 million noong Hulyo 2021, ngunit mas mababa kumpara noong Oktubre 2020 na nasa 3.81 million. Ang unemployment rate ay naitala sa 7.4% o 74 sa bawat 1,000 na individual na nasa labor force ang walang trabaho o negosyo nitong Oktubre 2021. Ito ay mas mababa kumpara sa naitala noong October 2020 na nasa 8.7%. Nitong Oktubre 2021, ang employed persons o bilang ng may trabaho o negosyo ay naitala sa 43.83 million. Ito ay mas mataas ng 2.16 million kaysa sa naitala noong Hulyo 2021 na nasa 41.67 million at higit na mas mataas naman kumpara sa bilang noong Oktubre 2020 na nasa 39.84 million. Ang employment rate nitong Oktubre 2021 ay nasa 92.6%. Ito naman ay tinatayang mas mababa kaysa sa naiulat noong Hulyo 2021 na nasa 93.1% at higit na mas mataas kumpara noong Oktubre 2020 na nasa 91.3%. Ang bilang ng underemployed nitong Oktubre 2021 ay tinatayang nasa 7.04 million. Ito ay mas mababa ng 1.65 million kumpara noong Hulyo 2021 na naitala sa 8.69 million. Masigit naman na mas mataas ito ng 1.30 million kumpara sa bilang ng underemployed noong Oktubre 2020.
Ang ating underemployment rate nitong Oktubre 2021 ay tinatayang nasa 16.1%. Ito ay mas mababa kumpara sa nai-report noong Hulyo 2021 na nasa 20.9% at mas mataas naman kumpara sa Oktubre 2020 na nasa 14.4%. Kung atin namang susuriin ang mga datos ayon sa kasarian, sa buwan ng Oktubre 2021, ang labor force participation rate ng mga kalalakihan ay nasa 74.9%. Ito ay mas mataas kaysa sa mga kababaihan na nasa 50.2% lamang. Samantala, 7.2% o 72 sa kada 1,000 na kalalakihan naman na nasa labor force ang walang trabaho o negosyo nitong Oktubre 2021. Ito ay mas mababa sa unemployment rate ng mga kababaihan na nasa 7.7%. Nitong Oktubre 2021, ang employment rate sa mga kalalakihan ay naitala sa 92.8%, ay bahagyang mas mataas kumpara naman sa mga kababaihan na naitala sa 92.3%. Sa mga employed na kalalakihan nitong Oktubre 2021, 18.0% sa kanila ay underemployed. Higit na mas mataas ito kumpara sa underemployment rate ng mga kababaihan na nasa 13.1%. Kung atin namang susuriin ang datos sa mga rehiyon sa Pilipinas, nitong Oktubre 2021, ang Northern Mindanao ang nakapagtala ng pinakamataas na labor force participation rate na nasa 69.4%. Sa kabilang banda, ang BARM ang may pinakamababa na nasa 55.2%. Nitong Oktubre 2021, dalawang riyon ang nakapagtala ng mas mababang labor force participation rate kumpara sa naitala noong Hulyo 2021. Ito ay ang Cordillera Administrative Region at Region 8 Eastern Visayas. 14 na riyon naman ang nakapagtala ng pagtaas ng labor force participation rate nitong Oktubre 2021 kumpara sa Hulyo 2021. Ito ay ang National Capital Region, Regions 1, 2, 3, 4A, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, Caraga Region at BARM. Sa usapin ng unemployment rate, ang Calabarzon ang nagtala ng pinakamataas na nasa 10.3%, habang ang Cagayan Valley naman ang may pinakamababa na nasa 3.4% nitong Oktubre 2021. Kumpara sa Hulyo 2021, 10 riyon ang nagtala ng pagtaas ng unemployment rate nitong Oktubre 2021. Ito ay ang National Capital Region, Cordillera Administrative Region, Regions 1, 3, 4A, 5, 8, 9, 11, at Mimaropa. Sa buwan ng Oktubre 2021, ang Caraga ang nagtala ng pinakamataas na underemployment rate na nasa 28.2%, habang ang Davao Region naman ang may pinakamababa na nasa 7.7%. Kumpara sa Hulyo 2021, mapapansin na nitong Oktubre 2021 ang pagtaas ng underemployment rate sa dalawang riyon. Ito ay ang Region 4A at Caraga Region. Kung ang datos ng pangunahing sektor naman ang ating titingnan nitong Oktubre 2021, ang services sector pa rin ang nananatiling bumubuo sa pinakamalaking bahagi ng labor force na may 57.6% share. Kasunod dito ang agriculture sector na may 24.6% share, habang ang industry sector naman ay mayroong 17.8% share. Kung ikukumpara ang estimates ng mga subsector nitong Oktubre 2021 sa Oktubre 2020, ang mga subsector na may pinakamalaking pagtaas sa bilang ng may trabaho o negosyo ay ang mga sumusunod. Wholesale and retail trade
repair of motor vehicles and motorcycles, may dagdag na 1.32 million. Agriculture and forestry, plus 990,000. Manufacturing, plus 297,000. Public administration and defense, compulsory social security na may 287,000 increase, at other services na may plus 239,000. Kung ikukumpara naman ng estimates ng mga subsector nitong Oktubre 2021 sa Hulyo 2021, ang mga subsector na may pinakamalaking pagtaas sa bilang ng may trabaho o negosyo ay ang mga sumusunod. Agriculture and forestry, may dagdag na 1.35 million. Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles, plus 1.2 million. Fishing and aquaculture, plus 234,000. Public administration and defense, compulsory social security, may dagdag na 102,000. At human health and social work activities, plus 84,000. Sa kabilang banda, ang mga subsector na may pinakamalaking pagbaba sa bilang ng may trabaho o negosyo kumpara ang October 2021 sa October 2020 ay ang mga sumusunod. Education, negative 46,000. Financial and insurance activities, minus 8,000. Electricity, gas, steam, and air conditioning supply, minus 6,000. Information and communication, minus 4,000. Activities of extraterritorial organization and bodies na may minus 0.9,000. Samantala, ang mga subsector na may pinakamalaking pagbaba sa bilang ng may trabaho o negosyo kung ikumpara ang October 2021 sa Hulyo 2021 ay ang mga sumusunod. Construction na may negative 291,000, manufacturing negative 213,000, transportation and storage minus 123,000, professional, scientific and technical activities minus 123,000, at financial and insurance activities minus 78,000. Tinatayang nasa 36.6% sa mga employed na nagtatrabaho o nagninegosyo ang hindi aabot sa 40 hours sa isang linggo nitong Oktubre 2021, habang nasa 30.6% naman noong Hulyo 2021 at 33.1% noong October 2020. Samantala, bumaba sa 62.4% ang porsyento ng na nagtatrabaho na lagpas ng 40 hours nitong Oktubre 2021 mula sa 68.7% noong Hulyo 2021. Ang mga pangunahing dahilan na hindi nakapasok sa trabaho o nakapagnegosyo nitong Oktubre 2021 ay ang mga sumusunod. Health, medical limitation, 16.2%. Variable working time, 14.3%. Personal family reasons, 13.3%. Bad weather, 12.4%. Dahil sa ECQ, 9.2%. At poor business condition, 7.9%. Nitong Oktubre 2021, naitala sa 39.7 hours ang average hours worked in a week ng mga manggagawa o may negosyo. Ito ay mas mababa kumpara sa average hours in a week, work in a week noong Hulyo 2021 at noong Oktubre 2020. Kung susuriin naman ang datos sa mga kabataang 15 to 24 years old nitong Oktubre 2021, 7.18 million o 35.7% sa mga ito ang nasa labor force. Ito ay mas mataas sa bilang noong Hulyo 2021 at Oktubre 2020. Sa 7.18 million na kabataang nasa labor force, 6.1 million o 84.9% ang may trabaho o negosyo
nitong Oktubre 2021. Ito ay mas mataas sa naitalang 5.59 million o 84.6% nitong Hulyo 2020 at 5.48 million o 80.6% noong October 2020. Sa kabilang banda, 1.09 million o 15.1% ang walang trabaho o negosyo nitong Oktubre 2021. Ito ay mas mataas kumpara sa naitala noong Hulyo 2021, ngunit mas mababa naman kumpara noong Oktubre 2020. Sa 6.1 million kabataan na may trabaho o negosyo nitong Oktubre 2021, 0.89 million o 14.6% ang nagpahayag ng pagnanais na magkaroon ng karagdagang oras ng trabaho, magkaroon ng karagdagang trabaho, o magkaroon ng isang bagong trabaho na may mas mahabang oras. Sa kabilang ang bilang ng mga kabataang hindi nag-aaral, walang trabaho o hindi nagte-training ay nasa 2.79 million o 13.9% sa kabuuang bilang ng kabataang nasa 15 to 24 years old nitong Oktubre 2021. Ito ay mas mababa sa bilang noong Hulyo 2021 at Oktubre 2020. Kung ating susuriin naman ang dato simula noong Abril 2020 hanggang nitong Oktubre 2021, ang pinakamababang labor force participation rate ay naitala noong Abril 2020 na nasa 55.7%. Kasunod dito ang Oktubre 2020 at Hulyo 2021. Samantala, ang pinakamataas naman ay naitala noong Marso 2021 at Hunyo 2021 na nasa 65.0%. Patuloy naman ang pagtaas ng employment rate sa loob ng 13 buwan mula Abril 2020 hanggang Oktubre 2021. Mula sa 82.4% noong Abril 2020, ito ay naitala sa 92.6% nitong Oktubre 2021. Mapapansin na nagkaroon lang ng bagyang pagbaba noong Pebrero, Abril, Agosto at Setyembre 2021. Samantala, ang unemployment rate naman ay naitalang pinakamataas noong Abril 2020 ay bumaba noong Hulyo 2020 hanggang Marso 2021. Maliban sa bagyang pagtaas nitong Pebrero 2021. Patuloy noong Abril 2021, simula noong Abril 2021, patuloy ang pagbaba nito hanggang nitong Hulyo 2021. Nagpapatuloy naman ang pagtaas nito simula noong Agosto at Setyembre, ngunit may pagbaba nitong Oktubre 2021 na nasa 7.4%. Pagdating sa bilang ng mga individual na nasa labor force, patuloy ang pananatili o pagtaas nito mula Abril 2020 hanggang Hunyo 2021, maliban noong Oktubre 2020 at Abril 2021. Ito ay bumaba naman noong Hulyo 2021, nagkaroon ng pagtaas noong Agosto 2021, ngunit nagpatuloy ang pagbaba hanggang nitong Oktubre 2021. Mapapansin din na patuloy na tumataas ang bilang ng employed persons mula Abril 2020 hanggang Hunyo 2021, maliban sa buwan ng Oktubre 2020 at Abril 2021. Ito ay nagkaroon ng pagbaba nitong Hulyo 2021 at pagtaas naman noong Agosto 2021. May kaunting pagbaba naman sa buwan ng Setyembre at Oktubre 2021. Mapapansin na hindi stable ang bilang ng underemployed persons sa loob ng 13 buwan mula Abril 2020 hanggang Oktubre 2021. Ito ay nasa 6.4 million noong Abril 2020 at tumaas pagdating ng Hulyo 2020. Bumaba naman ito noong Oktubre 2020 at muling tumaas hanggang Pebrero 2021. Muling bumaba ito pagdating ng Mayo 2021. Tumaas naman uli pagsapit ng Hunyo at Hulyo 2021 at sinunda naman ng pagbaba sa buwan ng Agosto at Setyembre at bagyang pagtaas nitong Oktubre 2021. Sa kabilang banda, ang bilang ng unemployed persons
ay mapapansin na bumaba sa loob ng 13 buwan mula sa 7.2 million noong Abril 2020 hanggang 3.5 million nitong Oktubre 2021. May kaunting pagtaas ito pagdating ng Enero, Pebrero, Abril, Hunyo, Agosto at Setyembre 2021. Dito nagtatapos ang aming pag-uulat sa paunang resulta ng October 2021 Labor Force Survey. Ang Philippine Statistics Authority ay malugod na nagpapasalamat sa inyong pakikilahok sa press briefing na ito. Muli, magandang umaga at mabuhay tayong lahat. Maraming salamat po, National Statistician and Civil Registrar General Dr. Dennis S. Mapa. Para sa mga nais magtanong kay NS Mapa hinggil sa preliminary results ng October 2021 Labor Force Survey, pakisunod lamang po ang guidelines for the Q&A segment na nabanggit sa unang bahagi ng PressCon. Ngayon po'y handa na ang ating resource person para sa inyong mga katanungan. Ang unang set of questions ay mula po kay Ms. Pilar Manuel of CNN Philippines. Her questions are related to the implementation of the alert level system. Ang unang tanong ay, how much did the pilot of the alert level system affect employment figures for the month? Ang kanyang ikalawang tanong ay, are more people able to find work amid the new system compared to community-wide quarantines? Thank you very much. Kung ikukumpara natin ang figure doon sa mga last slides na pinakita, ang October versus September, no? Kasi yun yung mga magkakadikit na buwan. Ang ating labor force participation rate noong September ay nasa 63.3%. Itong October naman ay nasa 62.6%, no? So medyo mababa ng konti, pero nung ito ay tinest namin, hindi naman siya significantly different. So parang sinasabi natin dito na yung labor force participation rate ay pareho lang between September and November. Ang medyo talagang bumaba ay yung ating unemployment rate. Noong September 2021, ito ay nasa 8.9% at bumaba sa 7.4% naman noong October. So ito ay significant ang pag-decrease niya from 8.9 to 7.4. So makikita natin na habang ito ay nakikita naman natin in the past ano na pag nagkakaroon ng relaxation ng restriction ay talagang tumataas or maraming nag-participate at maraming nakahanap ng trabaho. So dito nakita natin na bumaba yung ating unemployment rate. Although noong October, hindi pa talaga tayo alert level 2, noong November yan, so makikita natin talaga ang effect itong month ng November. But we are already seeing a reduction in unemployment rate from September to October 2021, and that is significant. Thank you. Thank you very much, NS Mapa. Ang susunod na tanong ay galing po kay Ms. Eileen Mancias of Abante. Her question is about the households covered in the October 2021 round of the LFS. Ang kanyang tanong ay, bakit naging 43,181 na lamang ang households ang sakop ng survey nitong Oktubre, samantalang nasa 121,990 ito noong Hulyo? Thank you very much. Noong July round ay yung FIES ay kapartner ng labor force survey natin. At pag mayroon tayong family income and expenditure survey, ang ating number of replicates, no? Ito yung number of housing units na kinukuha natin per enumeration area ay 16. Kung regular naman walang FIES, ito ay nasa 4. During the months of January, April, July, at October. So yun yung pagkakaiba. Noong July, dahil nagkaroon tayo ng first visit ng Family Income Expenditure Survey, mas marami tayong nakuha. So that happens. Mangyayari uli yan sa January 2022 kasi magkaroon tayo ng second visit ng FIES. Thank you. Thank you, NS Mapa. May tanong po ulit galing kay Ms. Eileen Mancias. What are extraterritorial organizations and bodies? Are these multilateral organizations like the ADB? Thank you for that question. Ito ay tama ka, ito ay mga international organizations. So kasama ito yung UN, yung ASEAN offices, IMF, JICA, ADB, APEC,
kasama rin yung Sharka saka Shamio, yung ito yung mga regional offices na nandito sa ating bansa. Thank you. Maraming salamat, NS Mapa. Ang susunod na tanong ay galing kay Mr. Ben De Vera. Related po ito sa jobs in the education sector. Ang kanyang tanong ay, did the biggest shedding of education jobs last October reflect more schools or educational institutions which folded up, perhaps due to the prolonged school closures or no in-person classes? Thank you for that question. No? Ang nakita namin dito, ito yung year-on-year lang ang datos namin ngayon. Mula October 2020 versus October 2021, ang malaking drop ay nasa primary education, saka pre-primary. No? So, sa pre-primary, for example, between October 2020 and October 2021, nagkaroon tayo ng mga 40,000 reductions employed. Pre-primary yan. No? And yung primary naman ay nagkaroon tayo ng mga 100,000. So, tama ka, nagkaroon ng mga closure, prolonged closure. So, nagkakaroon na ng effect dito sa dalawang specific na subsector na ito. Yung pre-primary, preschool education, saka yung primary elementary education. Thank you. Thank you po, NS Mapa. I see Mr. Ben raising his hand. Mr. Ben, you're acknowledged. Sir, good morning po. Just to follow up, ibig sabihin, ano sir yung profile po ng mga jobs na nawawala? Ito ba yung mga administrative or teaching jobs? Dun sa saka, can you say, have you talked to them and parang did they say na parang siguro mas maraming nagpo-forgo muna ng parents or students not attending classes? Kaya hindi rin ganun kadami yung demand or hindi ganun kadami yung mga schools for kindergarten or elementary schools. Okay. Kaya mas mababa yung jobs dun sa dalawang sectors na yun specifically. Thank you, sir. Sa ngayon, Ben, wala kaming datos kung ano talaga itong mga specific workers, kung sa admin sila or sa teaching sila. Sa ngayon, naka-lump sila dito sa pre-primary, preschool. But your point, I think, is valid dahil nga nagsara at nagkaroon ng mahaba na pagsara. So, pwede talaga na nagbawas ang workers dito. Doon sa question mo on specific, I will have to check, pero sabi ng aking technical staff ay hindi na ma-identify kung ito ay admin or teaching personnel. Thank you. Thank you very much, po, sir. Sir, sa construction naman po, yung quarter-on-quarter na decline, seasonality po ba siya kasi rainy season na? Yung mataas noong July versus October nag-decline. So, ano na po ba dahil we're in the rainy season kaya bumaba? Thank you, sir. Okay. Thank you. Thank you very much. Ang ating construction dito quarter on quarter, July and October 2021, ang malaking pagbaba sa number of pagbawas sa number of workers ay I'll just give you the top three. One is construction of buildings, bumaba ng 92,000. Pangalawa yung building completion and finishing, bumawas ng 54,000. At electrical installation, bumaba rin ng 51,000. I will check with my team if this is due to seasonality. Pero pwede na kasi na baka patapos na yung ibang mga projects, kaya talagang bumaba na rin yung number of workers. Pero ito yung top three sources doon sa quarter-on-quarter reduction in terms of employment from the construction sector. The subsectors under construction of buildings, building completion, and finishing, saka electrical installation. Thank you. Sir, sorry po, error lang. Singit ako, one last question. Bakit po sa Calabarzon yung pinakamataas na unemployment rate per region, given it's the region with the highest vaccination rate, perhaps, at least Metro Manila. Ay, hindi pala, Metro Manila pala, no? Pero sir, Calabarzon, it's where the mga manufacturing PEZA economic zones are located. So, just curious kasi kung nagre-resume naman na rin yung manufacturing numbers natin, gumaganda na exports, bakit kaya dun sa region na yun yung pinakamataas pa rin na rate? Thank you, sir.
Okay, Ben, we'll check on the we'll check on the figures, yung regional data natin, and we'll get back to you. We'll just send you an email on the query. Thank you, sir. Thank you, NS Mapa. Thank you, Mr. Ben. We have another question from Ms. Eileen Mencia sent via the Zoom chat box. NS Mapa, she would like to get your comment if we should be concerned that the international organizations are reporting lower employment. May follow-up question din po siya. Would it be fair to say that it suggests a pullout or a scaling down of operations? Thank you very much for that question. Ito yung mga numbers, ano? Pero dahil nga maliit yung ating sample, pwede talaga na while we have the point estimate na parang bumaba siya, no? In fact, those are just few hundreds. This may not be significant. This may be part of the usual rotation of personnel. So I don't really see it as a concern. Kasi maliit lang siya masyado, less than 1,000. Parang 890 lang yata. Kaya 0.9,000, parang 900,000 lang. So not really a concern. Thank you, NS Mapa. Meron naman po tayong tanong galing kay Mr. Alan Gatus of DZBB. Related po muli sa education sector. Makakatulong po ba ang pagsisimula ng limited face-to-face classes para unti-unting bumaba ang bilang ng unemployed sa education sector? Yeah, tama 'yun, ano. In fact, yung ating face-to-face, yung mga pinapilot natin, makakatulong 'yun in the short medium term, ano. Kasi nga nakita natin dito yung mga malaki talaga yung bawas, sabi ko kanina, yung sa primary, elementary education, bumawas ng 100,000. Saka pre-primary, baka ito nga yung mga privately run. So, a pilot, no? Limited face-to-face, and then hopefully mag-expand will really help this particular sector. Thank you. Thank you, NS Mapa. May tanong po si Mr. Warren De Guzman, not related to employment but related to MSMEs. Does the PSA already have data from its census of MSMEs that have closed? Yeah, we are finalizing it. I was expecting, Warren, that you would ask this question. So last night I asked my team from the census kung tapos na yung data. They promised that it will be released this December, siguro mga two weeks time. They are just verifying some of the data in from the field, ano. But yes, we will have this report from our update on the listing of establishments. Yung mga SMEs, other types of establishments na nagsara, ilan yung empleyo na naapektuhan, at yung mga firms din na nagbukas. Kasi meron tayong mga nagsara, meron din tayong nagbukas. Thank you. Thank you very much, NS Mapa. Okay, mukhang wala na pong tanong from our press partners. Nais po naming pasalamatan kayong lahat sa pakikinig at pagsali sa press briefing ng preliminary results ng October 2021 Labor Force Survey. Sana'y patuloy po ninyong suportahan ang mga activities ng Philippine Statistics Authority. May the holiday season bring you all joy, love, and laughter. Muli, ako po si Angie Cardo ng PSA. Maraming salamat po at magandang umaga.